Good day, Grade 6! Welcome sa Quarter 4, Week 3 and 4 ng Distance Learning sa Araling Panlipunan. Tatalakayin natin ang pagpapatuloy ng Ikatlong Republika sa panunungkulan ni Carlos P. Garcia at Diosdado Macapagal. Narito ang ilan sa mga salita na gagamitin sa ating aralin, basahin at unawain ang mga ito. Austerity, ito ay pulisiyang pagtitipid ng pamahalaan upang mabigyan pansin ang mahalagang pangailangan ng taong bayan. Pilipino muna, pulisiyang pinatupad ni Pangulong Carlos P. Garcia kung saan mas binigyan ng pabor ang mga kumpanyang Pilipino. Kasama din dito ang paghikayat na bumili at tumangkilik ng mga produkto na gawang Pilipino. Komunismo, isang kaisipan ng pamamahala kung saan ang lahat ng negosyo ay pagmamay-ari ng taong bayan at pinatatakbo ng pamahalaan. Pag-angkat, ito ang pagbili ng mga produkto na wala o kulang sa isang bansa sa ibang mga bansa. Mafilindo, ang samahang itinatag ng mga bansang Malaysia, Pilipinas at Indonesia taong 1963. Ang panungkulan ni Pangulong Carlos P. Garcia. Noong bigla ang namatay si Pangulong Ramon Magsaysay ay wala sa Pilipinas at nasa Australia para sa isang pagpupulong ang pangalawang pangulo ng bansa na si Carlos P. Garcia. Dali-dali siyang umuwi ng Pilipinas at hinirang na ika-apat na pangulo ng Ikatlong Republika at ikawalong pangulo ng Pilipinas. Kung ang pagsagot sa pangailangan ng masa ang naging pangunahing tuon ni Pangulong Ramon Magsaysay, ay pagsasaayos naman ng pamahalang pambansa ang ninais ni Pangulong Carlos P. Garcia. Ipinatupad niya ang pulisiyang austerity kung saan hinikayat niya ang pamahalaan na magtipid at huwag pag-aksayahan ng salapi ang mga hindi mahalagang gawain. Naging kasanayan na kasi noon na kapag may mga gawaing pampamahalaan ay mayroong mga ingrading pagtitipon at handaan na kumpleto pa ng banda at musiko. Ang gastusin para sa mga gawaing ito ay kinukuha mula sa pondo ng pamahalaan. Kapag bibisita din ang Pangulo o ibang mga kawani ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay marami din itong mga kasama na nakakadagdag pa sa gastos ng pamahalaan. Hinikaya din ni Pangulong Carlos P. Garcia ang mga Pilipino na magtipid ng mga pangailangan na kailangan pang bilhin sa labas ng bansa tulad ng gasolina. Gumagastos pa kasi ng malaki ang pamahalaan sa pag-angkat ng mga banyagang produktong ito. Naging kilala din na makabayang Pangulo si Carlos P. Garcia dahil sa kanyang pulisiyang Pilipino Muna o Philippine First Policy. Sa pulisiyang ito, nais ni Pangulong Carlos P. Garcia na bigyan pabor ang mga Pilipinong kumpanya at mga lakal sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung mayroong isang Pilipinong kumpanya at isang banyagang kumpanya na pareho ang negosyo, ang Pilipinong kumpanya ang pahihintulutan kahit na mas may kapital ang banyagang kumpanya. Kasama din sa pulisiyang Pilipino Muna ang pagpautang ng pamahalaan sa mga kumpanya at negosyanteng Pilipino. Maliban dito, kasama din sa pulisiyang ito ang paghikayat ni Pangulong Carlos P. Garcia sa mga Pilipino na tangkilikin at bilhin ang mga produkto at gawang Pilipino. Naging mahirap ang panghikayat na ito dahil maraming produkto ang Estados Unidos na binebenta sa Pilipinas. Nagsimula na ding pumasok muli sa bansa ang mga elektronikong kagamitan na galing naman sa bansang Hapon. May mga pagkakataon din na wala namang kakayahan ang mga Pilipino noong panahon na iyon gumawa ng mga produkto tulad ng appliances at sasakyan, kaya produktong banyaga na lamang ang kanilang binibili. Isa pang tagumpay ng pamumuno ni Pangulong Carlos P. Garcia ay ang pagpapaikli ng pagtatagal ng mga base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa orihinal na kasunduan na ayon na din sa special relation ng Pilipinas at Estados Unidos ay magtatagal sa bansa sa loob ng 99 years ang mga base militar. Sa panahon ni Pangulong Carlos P. Garcia ay napaikli na lamang ito ng 25 years, ngunit maaring magpatuloy ang pananatili ng mga Amerikano kapalit ng pagbabayad ng upa.
Nawala man ang banta ng mga rebelding hook ay napalitan naman ito ng Partido Komunista ng Pilipinas. Idiniklarang ilegal ng pamahalaan ang pagsapi ng kahit sino sa Partido Komunista noong taong 1957. Ito ay sa kadahilan ng nais ng samahang ito na pagbagsakin ang pamahalaan ng Pilipinas na pinaniniwalaan nilang ang mayayaman lamang ang nakikinabang. Nais ng Partido Komunista na magkaroon ng pamahalaan ang Pilipinas na titignan ng pantay-pantay ang mga Pilipino. Sa kasamaang palad, naging marahas ang pakipaglaban ng Partido Komunista sa pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang sariling hukbong sandatahan ng New People's Army o NPA. Hindi rin natapos ang korupsyon sa pamahalaan sa panungkulan ni Pangulong Carlos V. Garcia. Maraming kaibigan sa Pangulong Carlos V. Garcia na nakinabang sa pulisiyang Pilipino muna kung saan ang kanilang mga negosyo at kumpanya ang nakakuha ng suporta ng pamahalaan. Matindi ang paratang ng korupsyon sa pamahalaan ni Pangulong Carlos V. Garcia kaya siya ay natalo ni Diosdado Macapagal noong halalan ng taong 1961. Ang pamumuno ni Pangulong Diosdado Macapagal. Si Diosdado Macapagal ang naging ikalimang pangulo ng ikatlong republika at ikasyam naman sa kasaysayan ng Pilipinas. Tinagurian siyang the poor boy from Lubao dahil nagmula siya sa mahihirap na pamilya mula sa bayan ng Lubao sa lalawigan ng Pampanga. Dahil naunawa niya ang kahirapan ay pinagtuunan ng pansin ni Pangulong Diosdado Macapagal na mapabuti ang kalagayan ng mga mahirap na Pilipino. Nilagaan niya ang Republic Act No. 3844 na naglalayong magpatupad ng reforma sa pagmamay-ari ng lupa sa bansa. Sa pamagitan ng batas na ito ay bibilhin ng pamahalaan ang lupa sa mga hasyendero at ipamamahagi ng libre sa mga mahirap na magsasaka. Gayunpaman, hindi naging sapat ang pera ng pamahalaan para sa mapatupad ng tuluyan ang batas na ito. Sa Republic Act No. 4180 ay tinaas naman ni Pangulong Diosdado ang minimum wage o pinakamababang sahod na maaring ibigay sa manggagawa. Isinaalang-alang sa pagtaas ng sahod ang pagmahal ng mga bilihin, gayon din kung akma ba ito upang mabuhay ng isang manggagawa ang kanyang pamilya. Ang mga magagandang batas na ito ay nagdulot ng pagbabago sa buhay ng maraming mahihirap na Pilipino. Naaalala din si Pangulong Diosdado Macapagal sa pagbabago ng araw kung kailan ipinagdiriwang ang kalayaan ng Pilipinas noong taong 1964. Inilipat niya ito mula sa July 4 patungo sa June 12. Maaalala na ang July 4, 1946 ang araw ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos, samantalang ang June 12, 1898 naman ang pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Sa paglipat ng araw ng kalayaan sa June 12 ay kinilala sa unang pagkakataon na lumaya ang mga Pilipino sa mga mananakop. Ang kalayaan din ng June 12 ay dulot ng pakipaglaban at pagdeklara ng kalayaan ng mga Pilipino mismo, samantalang ang kalayaan ng July 4 ay ibinigay lamang ng mananakop. Sa panahon din ni Pangulong Diosdado Macapagal, nagsimulang ipaabot ng Pilipinas ang pagmamay-ari nito sa Sabah o ang hilagang bahagi ng pulo ng Borneo. Ang pulo ng Borneo ay matatagpuan sa timog kanluran ng pulo ng Mindanao. Ang Sabah ay pagmay-ari ng Sultan ng Sulu na kanilang pinaupahan sa mga Briton. Taong 1963 ay lumaya sa mga Briton ang Malaysia kung saan kasama sa teritoryo nito ang Sabah. Tinutulan ng Pilipinas ang pagsama ng bansang Malaysia sa Sabah dahil dapat na itong ibalik sa Sultanato ng Sulu na ngayon ay bahagi na ng Pilipinas. Hindi naman ito binalik ng Malaysia at patuloy pa rin ang Pilipinas sa paninindigan na bahagi din ito ang Sabah. Nakatulong sa pag-aayos ang ugnayan ng Pilipinas at Malaysia ang pagkakatatag ng mapilindo o samahan ng mga bansa ng Malaysia, Pilipinas at Indonesia noong July 1963 sa Maynila. Ang tatlong bansang ito ay magkakalapit at parehong nagmula sa lahing malay o malayo. Ang Mapilindo ang nagsimula sa magiging samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya kasama na ang Pilipinas.
Tulad ng mga nakaraang administrasyon, hindi rin nawala ang korupsyon sa pamahalaan ni Pangulong Diosdado Macapagal. Pinilit niya itong labanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan kay Jose Diocno na kalihim ng kagawaran ng hustisya upang panagutin sa korupsyon kahit na ang mayaman at makapangyarihan. Isa sa nahuli na gumagawa ng mga ilegal na gawain na kasabwat ang mga opisyal ng pamahalaan ay ang Amerikanong si Harry Stonehill. Isang mayamang negosyante si Harry Stonehill sa Pilipinas na matagal na palang hindi nagbabayad ng tamang buwis at hindi nagpapasahod ng tama sa mga Pilipinong manggagawa. Nakalista din sa aklat ni Harry Stonehill ang mga pangalan ng opisyal ng pamahalaan na kanyang binayaran upang mapagbigyan ang kanyang mga ilegal na gawain. Magandang simula na sana ito kay Pangulong Diosdado Macapagal sa kanyang pakikipaglaban sa korupsyon. Kaya lamang ay halos walang naparusahan sa mga taong nasa listahan ng mga binigyan ng suhol ni Harry Stonehill. Maliban pa dito, hindi rin naparusahan ng pamahalaan ng Pilipinas si Harry Stonehill dahil hinayaan siya ng Pangulo na makaalis patungong Estados Unidos. Nakita ito ng mga Pilipino na hindi naaabot ng hustisya ng bansa ang mayayaman at makapangyarihan. Isa ito sa dahilan kung bakit natalo ni Ferdinand Marcos si Pangulong Diosdado Macapagal sa halala noong taong 1965.